Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Sa after InterHigh. Nagsimula na nga ang laban sa pagitan ng Shouhoku versus All-Star Kanagawa at nakuha ng Shouhoku ang unang puntos sa laban na naging dahilan para maging seryoso na si Sendo sa paglalaro. At dito na nagtatapos ang Chapter 5 ng after InterHigh. Pero isang paalala lang muna ang aking bibitawang salita para sa inyo na ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan kung isa nga ba itong fanmade o di naman kaya kasama talaga ito sa kwento ng SlamDunk. Sa kadahilanan na nabasa ko lamang ito sa isang site at walang anumang larawan na nakalagay sa mga ito. Tara, umpisa na natin ang Chapter 6 ng After InterHigh. Nakagawa nga si Rukawa ng puntos habang binabantayan ito ni Sendo na naging dahilan para mag-init na si Sendo at maging seryoso na sa paglalaro ng basketball. Sa kabilang banda naman, hawak na ni Sendo ang bola at dinadala niya na ito papunta sa kanilang basket. Habang binabantay naman ito ng mahigpit ni Rukawa, Sendo, ipakita mo na ang lahat ng galing mo. Dahil sa oras na ito, hindi ko kayo hahayaan na makalusot sa akin. Yan ang sabi ni Rukawa. Sagot naman ni Sendo ng napangiti. Ganun ba? Sige, humanda ka na Rukawa. Dahil baka ito na ang huling laban natin. Kaya naman, ibuhos mo na ang buong lakas mo para sa laban na ito. Yan ang sabi ni Sendo. Sabay umatake ng mabilis kay Rukawa. Subali, kahit anong gawin ni Sendo na pag-ikot sa depensa ni Rukawa, hindi ito makalusot dahil sa higpit na ginagawang depensa ni Rukawa sa kanya. Kaya naman, agad niyang ipinasa ang bola papunta kay Jin. At nang hawak na ni Jin ang bola, agad din naman itong tumira sa tres ng napakabilis. Habang si Mitsumi naman ay hindi na nakareact pa dahil natulala na ito sa ipinapakitang galaw ni Rukawa. At ang bolang itinira ni Jin ay pumasok sa kanilang basket na naging dahilan para makuha na ng Team All-Star ang kalamangan. 3-2, lamang ng isang puntos ang All-Star, na ikinagulat talaga ng mga manonood. Grabe! Grabe yung tira ni Jin! Ang layo at napakabilis pero pumasok pa din ang kanyang tira. Nakamangha talaga ang taong ito! Yan ang sabi ng mga manonood. Habang si Mitsumi naman ay naiinis sa kanyang sarili. Buisit! Sa pagkamangha ko sa galaw ni Rukawa, hindi ko na nabantayan ang maayos si Jin. Nakakainis! Ngayon, magiging seryoso na ako! Yan ang sabi ni Mitsumi sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shouhoku ang bola at dinadala na ito ni Ryota papunta sa kanilang basket habang binabantayan ito ng mahigpit ni Maki. Nang biglang umatake si Ryota sa depensa ni Maki at nakita nito na tumatakbo si Mitsumi papunta sa three-point lane. Kaya naman, agad niyang ipinasa ang bola dito. At ang nakuha na ni Mitsumi ang bola, bigla naman itong huminto at sabay tumira din ng napakabilis na tres. Habang si Jin naman ay hindi na nakaabot pa kay Mitsumi dahil sa bilis ng galaw nito. Kaya naman, pumasok ang tira ni Mitsumi sa kanilang basket na naging dahilan para lumamang na naman sila sa Team All-Star na bigla itong lumapit kay Jin. Sa tingin mo ba Jin, ikaw lang ang may kayang tumira ng napakabilis na tres? Pwes, nagkakamali ka dahil kaya ko din gawin ang lahat ng ginagawa mo. Yan ang sabi ni Mitsumi, habang si Jin naman ay tahimik lamang at natutuwa sa ipinapakitang laro ni Mitsumi. Sa kabilang banda naman, ang lahat ng mga manonood ay talaga namang natutuwa dahil sa ipinapakitang laro ng dalawang koponan. Itong si Jin at Mitsumi ay talaga namang nakakatakot pagdating sa three-point lane at parang napanood ko na itong laban na ito noong championship ng Kanagawa. Nagpapalitan lang sila ng tira sa tres. Yan ang sabi ng mga manonood. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Team All-Star ang bola at dinadala na ito ni Maki papunta sa kanilang basket.
habang binabantayan ito ng mahigpit ni Ryota. Nang biglang sinundot ni Ryota ang bola sa kamay ni Maki, na ikinagulat talaga nito ng sobra dahil nakuha ni Ryota ang bola. At nang hawak na ni Ryota ang bola, agad niya naman itong idrinibol ng napakabilis papunta sa kanilang basket. Subalit, bigla din naman itong huminto dahil agad din namang nakabalik sa depensa ang Team All-Star. Nang bigla niyang ipinasa ang bola papunta kay Sakuragi. At nang hawak na ni Sakuragi ang bola, agad naman itong naghanda para sa isang jump shot. Ipapakita ko sa inyo ngayon ang aking paboritong jump shot. At tiyak na mamamangha kayo dito. Yan ang sabi ni Sakuragi sa kanyang sarili. Sabay tumira ng isang jump shot. Subalit, laking gulat ng buong manonood kahit pang ibang manlalaro sa loob ng gym. Dahil imbis na pumasok ang bola ay lumagpas ito sa board. Gunggong talaga! Hindi na nagbago! Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili ng painis. Sigaw naman ang mga tropa ni Sakuragi ng paasar. Hoy Hanamichi! Anong kalokohan na naman ba yung ginagawa mo? Hindi naman ito palayuan ang tira! Pero bakit parang ginagawa mong baseball ang basketball? Yan ang sigaw ng mga tropa ni Sakuragi. Habang si Sakuragi naman ay nakayuko na lang at napahiya sa lahat ng mga manonood. Hindi naman ganun ang gusto kong gawin eh. Isang jump shot sana yun, pero bakit kayo lumagpas sa basket? Yan ang pagulong na sabi ni Sakuragi sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Team All-Star ang bola at dinadala na ito ni Maki papunta sa kanilang basket. Nabigla itong umatake sa depensa ng Shouku at nakalusot ito kay Ryota at Mitsui. At nang malapit na si Maki sa kanilang basket, agad naman itong tumalon at akmang gagawa ng layup. Subalit, sa pagkakataon na ito, nabasa ni Sakuragi ang galaw ni Maki. Kaya naman, agad niyang sinabayan ito at sinupalpal ang bolang hawak ni Maki. Na ikinatuwa talaga ng ibang manlalaro ng Shouku. Ang galing mo Sakuragi! Maasahan ka talaga sa ilalim ng basket! Yan ang sigaw ng ibang manlalaro ng Shouku. Sabi naman ni Maki sa kanyang sarili. Naisan ako dun ni Sakuragi ah. Dapat pala hindi ko siya minaliit. Pero mahangat talaga ako dahil ang laki ng inunlad ngayon ni Sakuragi. Kaya naman, hindi na ako magtataka kung isa ka sa magiging pambato ng ating bansa balang araw. Yan ang sabi ni Maki sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, hawak na ni Ryota ang bola. Nang bigla niyang ipinasa ito papunta kay Akagi. At nang hawak na ni Akagi ang bola, agad naman itong naghanda para sa puntos. Subalit, bigla naman itong binantaya ng mahigpit ni Uzumi. Akagi, ngayon, subukan mong gibain ang aking depensa kung kaya mo. Para mapatunayan natin kung ikaw nga ba talaga ang numero unong sentro dito sa Kanagawa. Yan ang sabi ni Uzumi. Habang si Akagi naman ay tahimik lamang. Nang bigla itong umikot ng napakabilis sa depensa ni Uzumi. Sabay tumalon, sabay gumawa ng isang gorilla dunk. Na ikinagulat talaga ni Uzumi ng sobra. Paano niya nagawang lumagpas sa akin ng ganun kabilis? Perfecto naman ang aking ginawang depensa laban sa kanya. Yan ang sabi ni Uzumi sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Team All-Star ang bola at dinadala na ito ni Sendo papunta sa kanilang basket. Nang biglang hiningi ni Uzumi ang bola kay Sendo. Sendo, ipasa mo muna sa akin ang bola! Yan ang sigaw ni Uzumi na naging dahilan para ipasa agad ni Sendo ang bola papunta sa kanya. At nang hawak na ni Uzumi ang bola, agad naman itong binantayan ni Akagi. Subalit, sa pagkakataon na ito, mabilis na sinira ni Uzumi ang depensang ginawa ni Akagi sa kanya. Kaya naman, hindi na ito sinayang pa ni Uzumi at gumawa na ito ng isang gorilla dunk. Na ikinagulat din ni Akagi ng sobra. Ang bilis niya! At nabawian niya ako kaagad! Hindi ko inaasahan na mas lumakas pa lalo itong si Uzumi. Ngayon, hindi na dapat ako magpabaya pa. Yan ang sabi ni Akagi sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shouku ang bola at dinadala na ito ni Ryota papunta sa kanilang basket. Nang bigla niyang nakita si Sakuragi na tumatakbo papunta sa kanilang basket. Kaya naman, agad niyang ipinasa ang bola dito. At nang hawak na ni Sakuragi ang bola, agad din naman itong umatake sa depensa ng Team All-Star na ikinagulat talaga ng ibang manlalaro ng Shouku. Hoy Sakuragi! Ano bang ginagawa mo? Huwag mong ituloy yan! Huminahon ka lang at antayin ang ibang kasama mo! Yan ang sigaw ng ibang manlalaro ng Shouku. Habang si Sakuragi naman ay hindi nagpaawat at patuloy lang sa pag-dribble ng bola papunta sa kanilang basket. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang isang slam dunk ng henyong si Sakuragi. Yan ang sigaw ni Sakuragi.
sabay talon ng napakataas at takmang gagawa ng slam dunk. Subalit, laking gulat nito dahil biglang lumabas si Uzumi sa kanyang harapan na naging dahilan para masupalpan siya nito. Dahil kinainis talaga ng sobra ni Sakuragi. Kainis naman oh! Hindi pa ako nakakagawa ng puntos! Buisit talaga itong leader ng mga gorilya! Masyadong KJ! Yan ang sabi ni Sakuragi sa kanyang sarili. Nang biglang lumapit si Ryota kay Sakuragi. Hoy Sakuragi! Ano bang ginagawa mo? Bakit puro kapalpakan ang ipinapakita mo? Umayos ka nga! At baka mapalitan ka ni Coach Hansay! Yan ang sabi ni Ryota. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Team All-Star ang bola at dinadala na ito ni Maki papunta sa kanilang basket. Shouko, dalian nyo! At pigilan nyo ang Team All-Star bago pa sila mapuntos! Yan ang sigaw ng mga manonood. Habang si Sakuragi naman ay kumakaripas ng takbo at pilit na hinahabol si Maki, nang biglang ipinasa ni Maki ang bola papunta kay Uzumi. At nang hawak na ni Uzumi ang bola, agad naman itong tumalon at takmang gagawa ng slam dunk. Subalit, laking gulat ni Uzumi dahil biglang lumabas si Sakuragi sa likuran nito na naging dahilan para masupalpal ni Sakuragi ang bolang hawak ni Uzumi na ikinatuwa talaga ng buong manonood. Ang galing mo Sakuragi! Naabutan mo agad ang Team All-Star at nagawa mo pa silang pigilan! Yan ang sigaw ng mga manonood. Sabi naman ni Coach Hansay, ang ganda na ipinapakita niyong laro, palitan ng puntos at palitan ng tapan. Sino kaya ang magwawagi sa laban na ito? Yan ang sabi ni Coach Hansay sa kanyang sarili. At dito na nagtatapos ang Chapter 6 ng After InterHigh. Isang nakakabiting katapusan na naman ang ating isubaybayan mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa natin subaybayan ang mga susunod na chapter. At kung nagustuhan niyo ang ating kwento, share niyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like para mas ganaan akong gumawa pa ng mas maraming video. At maraming salamat nga pala sa mga hindi nag-i-skip ng ating ads.